Yan, ilipagin natin siya mga munchie. Hi guys, good morning. So welcome back to another vlog. Gagigising ko lang at nangigitorta na ako. Ngayon, maglilipat tayo ng ating makita ko na hagdad niya ng kapagod. Lipat natin yung ating kalabasa dito. Ito na yung lupa, no? Na nalilipatan natin. Medyo ano lang siya, kalahati lang. Pero okay na to. Dadagdagan na lang natin siya ng lupa pag meron tayong nabili. Tapos, makita ko sa inyo yung kalabasa. Malaki na kasi siya. Tignan niyo yung kalabasa. Oh, ayan na yung aking mga okra. Laki na, no? Tapos, ayan na yung kalabasa. Super laki. Ayan, pinoproblema ko pa mga mamis kung paano ko siya ililipat kasi dapat kadamay itong sanga na to para mabubuhay pa rin yung ating okra. Ay, okra. Ating ampalaya kahit pa paano, no? Tapos, etong malaki na yan, ito na lang yung nakapatong dito. Okay, go, push. Papatong natin yung halaman. Ay, yung lupa dito. Ililipat din natin to lahat, pati yung lupa. Ayan, nalipat na natin siya mga mamshi. Tapos yung isa doon ko na lang kasi parang nag-decide ako na huwag na lang ilipat para hindi sila magagawa ng nutrients. Tapos tignan nyo, oh. Kikita nyo ba? Ang daming chiko. No, pwede ka butin. Chak! Daming chiko, no? Tapos ito na yung aking mga okra. Malalaki na rin sila, mamshi. Tapos ang aking lemon, hi lemon, say hi. Yun, inano ko yun, kinuberan ko kasi nakikita ko parang minangat-nat-nat na naman eh. Kung anong mga ibon ba, umano.
meron tayong sili. Saan yung mga sili natin? Ayun, sili, sili, sili. Hindi na tayo ulit sa baba, mga mamsi. Ang init dun. Grabe yun. Pinawisan ako. Hindi ako nag-workout ngayon kasi kagabi, puyat ako. So, kailangan ko gumawa ng tulog. Hindi ako nag-workout. Pinawisan naman ako, diba? Kahit pa paano. Tinga-tinga yata ako. Kahit pa paano, pinawisan tayo. At papawisan naman tayo palagi kasi nga sobrang init. Tapos marami rin naman tayong gagawin. So, parang workout na rin yun. Yun na rin yung workout. Pero, sumba-sumba hindi ako nag-zumba. Meron akong ilalipat pa doon na isa pang tumutubo kasi dito na feeling ko, pakiwari ko is ano rin yan, kalabasa. Tapos naglipat din ako ng halaman para dito sa loob. Tapos, pag nakaalis tayo, bibili tayo ng paso. Kasi sabi ko sa inyo, diba, ilipat ko yung isang halaman doon na tumutubo na para meron na siya, mga kapatid, dito dalawa. Nilalagay ko sa loob ng bahay kasi mas maganda sa loob ng bahay magkaroon din ng halaman para pag natutulog, fresh air. Kasi diba nakasarado yung pinto, nakasarado yung lintana, so merong kahit papano air na nalilalanghap tayo habang tulog. Iniisip ko, mga mamsi, kung ano naman yung kukuhanin kong incentive mamaya kapag nakapagbenta ako sa aking sister. Ano ang gusto mo? Ano gusto mong kukuhanin ni mami na chocolate? Pero, lahat. Gusto ko yung Super Delight na brownies para meron silang merienda. Yun, ano, gusto nyo? Yung Super Delight na brownies. Kasi mura lang siya, 55 pesos lang. So, kung nakailang benta ako, makabuo ko ng 55 din. Meron akong isang ganun, diba? Eh, nakaka-magkano ako sa isang araw. Minsan 900. Benta ko sa kanya. So, parang gusto ko yun, delight, para meron silang merienda na brownies. Tapos pag sumubra, yun na lang, pepero, no? Push! Ganun, mga mamsi, yung gagawin nyo, ha? Pag wala kayong pera, tapos may pagkakataon naman, ganyan. Yun yung pinaka-tip ko sa inyo, talaga maghanap kayo ng parang paraan, maging ilikot-likot nyo yung ano nyo, yung isip nyo kung paano kayo makaka-discarte. Kasi yan talaga pinaka-importante, mga mamsi. Yan talaga pinaka-proud na proud akong tinataglay ko talaga. Pag, halimbawa, wala talaga ako. Halimbawa, nung pwento ko sa inyo yung mga nakaraang taon namin ni Daddy Bishop, mga bata pa sila, merong time na talagang araw-araw itlog kami, mga mam. Eh, ano nun, bata pa si Prince, tsaka bata pa si Kuya Lee. Siyempre sila, wala silang kamalay-malay kung ano lang yung ipakain mo sa kanila, siyempre, di ba? Yun lang yung kakainin na hiyak ako. Tapos, alam mo yun, mams, na naawa ako sa mga anak ko, si araw-araw silang itlog. Umaga ay tanghali, itlog, gabi, itlog, ganun. Tapos pinagkakasya ko talaga lahat ng... Pinagkakasya ko yung pera ko talaga. Minsan, alam mo, yung pera ko yung tinatanggap pa dati, yung mga benching ko na. Yung mga benchy, and dami-dami kong benjo, no? Yun talaga yung pinabibili ko na iyan ako kasi yun yung pinabibili ko, tapos ang itlog lang na nabibili ko, tatlo, yung pagkakasyahin namin yun, damay si Daddy Christian, tapos pag medyo nagkaroon-karoon kami, ang binibili kong ulam sayo, dinisang sayote, yan ang niluluto ko, tapos dadamihan ko na. Kasi yung pangtanghali namin, yun na rin yung panggabi namin. Ay, naku, ma'am, siya, alam nila yung pinagdaanan namin ni Daddy Christian. Although, katabi namin yung parents namin, pero hindi talaga kami yung katulad ng iba na bawat ano, daim sa magulang, bawat ano, daim sa magulang. Ganun, hindi kami gano'n ni Daddy Christian talaga. Kasi alam nyo ba, nung kinasal kami ni Daddy Christian nyo, sariling pera namin yun, hindi kami humingi sa magulang namin kahit piso na pinagastos namin sila. Bago kami ikasal ni Daddy Christian, is ano pa siya noon eh, technician pa siya noon eh. Ano siya, kada sweldo niya, nagbibigay siya sa akin ng ano, ng 1,000 pesos. Tapos ako naman, yun yung binibili ko. Bago pa sumapit yung kasal namin, binibili ko na kung ano yung mga kailangan. For example, yung sasalad kami, bibiling ko yung mga pang-salad. Hinuli ko yung mga karne. Yan yung ano namin, yan yung discarte namin nung bago kami ikasal. So, ayun, wala. Nakwento ko lang, nalilungkot ako. Pero masaya ako kasi yung experience namin, iyak talaga. Yung experience namin na yun talaga, yung parang nag-push naman na nag-push na. Ayun, huwag na. So, ayun, mga mamsi, balikan ko na lang kayo later. Ayan, yung dalawang halaman na
dito sa kanan, kaliwa, tapos ayun naman yung dalawang halaman na sa kanan. So, marami-rami tayong halaman. Bali, lima yan. Ayun pa yung isa. Itong kumot na yan, nilabahan ko na rin kasi parang isang buwan na yata yung mahigit na hindi nilalabanan, no? So, ayun, nakakatawa kasi kala, wow, nasok ako! Gusto kong maglagay pa doon ng dalawa, tapos maglagay pa doon ng dalawa. Yung mga fresh na halaman para malamig dito sa bahay. Nakakalamig kasi ng bahay yan. Tapos ma'am, siya may papakita ko sa inyo kasi marami na naman akong nabenta. Kaya ayan, meron na naman akong tatlong terero. And ito pa yung isa kong incentive nung nakaraan. Tapos ito yung incentive ko ngayon. Itong terero, itong Jerry's, tapos itong tererong tatlo. Nung nakaraan, ito naman yung aking nakuha. O, diba, bongko? Dami na nilang pagkain ng aking mga anakis at saka ng aking daddy Christian. Boom! Ang laki-laki na ng ating. Hello, kitang-kita yun ako, diba? Ang laki ng ating monitor, mga mamsi. Maduling kaya ako nito? Naka naman maduling ako nito? Ayan, mga mamsi, gabi na. Magluluto tayo ng ulam. Ang luto natin ay menudo. Ito yung isang portion ng pork na nilagay natin sa adobo kahapon. Inatil ko lang yan, mga mamsi. Isang buong liyempo. Tapos inatil ko. And yan, gagawin natin siyang adobo. Ay, adobo. Menudo ngayon. Oh, ikaw naman yung anak ko, nabuboring na. Okay lang yan, manood ka na lang ng manood. Hindi pwedeng laging naglalaro, ah. Sa ano, computer, hindi pwede. Basa-basa, magbasa ka kaya doon. Sobrang init, mga mamsi. Pero humahangin naman siya. Tapos parang maalinsangan siya. Sana nga umulan. Kasi para mabawasan yung init. Dahil, ah, nanggigitata na talaga. Ang lagkit talaga sa pakiramdam. Ayun, mga mamsi. Luto lang ako. Ayun na, mga mamsi, ang ating simpleng menudo. Medyo madilim ha, kasi gabi na. At hindi kagandahan ang ilaw natin dito sa labas. Papakuluin na lang natin hanggang maluto ng maluto. Lo! Lo! Yeah! Mag-snack tayo, mga mamsi, bago tayo matulog. Gusto ko lang ano eh. Chichirya. Tapos ito yung binili ko dun sa SM Bikutan na Four Seasons. Yum. Kapilang din ang Barangay 384 sa mga komunidad ng samahan ng mga nagkakaisang pamilyang pantawid o SNPP. Isa sa mga katuwang ng ABS-CBN sa programang Pantawid ng Pag-ibig. Katulong ang Philippine Association. Hindi ako nga na. Wala na nung pagabi. Sobrang magang-magayan, di ba, anak mo? Bigla na lang siyang nagising na magang-maga.